That's why he died. That's why he died on Calvary. When I could not come to where he was, he came to me. He came to me when I was bound in chains of sin. He came to me when I possessed no hope within. He picked me up and drew me gently to his side, where today in his sweet love I now. That separated me from Christ my Lord was so vast, the crossing I could never ford. From where I was to his demand, it seemed so far. I cried, dear Lord, I cannot come to where you are. He came to me. He came to me. He came to me. He came to me. When I could not come to where he was, he came to me. That's why he died. To me when I was bound in chains of sin. He came to me when I possessed no hope within. He picked me up and drew me gently to his side, where today in his sweet love I now abide. He came to me. He came to me. He came to me. He came to me. When I could not come to where he was, he came to me. That's why. That's why he died on
gulf that separated me from Christ my Lord was so vast, the crossing I could never ford. From where I was to his demand, it seemed so far. I cried, dear Lord, I cannot come to where you are. He came to me. He came to me. He came to me. He came to me when I could not come to where he was. He came to me. That's why he died. He came to me when I possessed no hope within. He picked me up and drew me gently to his side, where today in his sweet love I now. Amen. Magandang hapon po sa bawat sumusalin. Amen. Kayo po ba ay masayang ngayong hapon? Amen. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay umawit. Song number 77 at the cross. Song number 77 at the cross. Let's sing first, second, and the last stanza. Alas, and did my Savior bleed, and did my Sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done, he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away, is all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Are you happy this afternoon? Amen? Amen. Amen. Wow.
Sige po, tayo po muna yung bukas sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa oras tayo. Lagi kasi tayong, kung lagi tayong mapagpasalamat sa Panginoon, di po ba ay kahit walang extravagant na nangyari ay ready, pwede tayong mag-testimony. Di ba po? Okay, so una po, ako po muna, tapos yung susunod po, tumayo po agad pagkatapos ko. Okay, so gusto po magpasalamat sa Panginoon na yun nga po, na ako po ay sa ligid po sa kalaman ng iba, ay ako po ay na-isolate, no? Ako po ay nagmuni-muni muna mag-isa. Hindi, kasi po nagkaroon po ako ng sakit, tapos nagkatrangkaso, tapos yun. And lahat ng kinakain ko, lahat ng iniinom ko, tubig. Yun. So, lahat yun, tubig. Kahit juice, tubig yun. Soft drinks, tubig pa rin. So, alam niyo na po yun. For 2 weeks, nag-isolate. Wala naman pong malabhang nararamdaman. Na yun nga, nalulungkot lang kasi kahit chichirya, walang lasa. Pero isa pong pinapasalan ko sa Panginoon ay hinayaan po niya na magamit po yung technology para po makapag-reach out pa rin po sa mga kaluluwa. So yun nga po, naging way po, hindi po ako makalabas ng for visitation. Tinatawagan ko po yung mga members, kinakamusta ako, nakapag-live streaming, no? Nakapag-live streaming ka ba? Ganun. Ako din. Yan, tapos kinakamusta ang Bible reading kahit through phone, no? At salamat po sa Panginoon na mayroon din ang nare-receive na blessing sa mga patotoo nila, no? Pag tinatawagan ko po sila, gusto nila magpasalamat, no? Sa mga answered prayers. Marami pong answered prayers nung week, 2 weeks na yon, di ba? Yung pinagpe-pray po natin na si Ma'am Noemi, di ba? Answered prayer po yun na-discharge na po sila sa hospital. Tapos, answered prayer din po. Soul winning din po yun. Yung isa ka pong kaklase nung high school. Tsaka yung isa elementary na siya yung nag-chat sa akin, no, nangamusta lang. Tapos yun, opportunity na maibahagi ang salita ng Diyos through chat, no, sa chat-chat lang. Hinihintay ko muna yung sagot niya, kasi pwede ko naman i-copy-paste na lang yung Roman Road. Pero ginawa ko, chat talaga. Tapos yun, sa biyaya ng Panginoon, ay siya ay, yun, sa chat na tumanggap talaga siya sa Panginoon. Tapos, yung isa naman yung tinawag na through call na sa kaklase ko naman ng high school. So salamat sa Panginoon na despite the limitations ay pwede pa rin tayong magka-joy sa kasi ngayon panahon ay nakaka-depress para sa iba, no, kasi nga pandemic kaya mental health yan ang kanilang sigaw. Pero salamat sa Panginoon bilang Kristiyano, pwede tayong magkaroon ng kagalakan pagka may kaluluwang naliligtas. Tapos isa ko rin kung gusto ipagpasalamat na kasi po yung nagdala po sa akin sa tamang simbahan, although hindi pa po dito yon, doon pa po sa Batangas, yun po, nag-initiate siya na magkaroon po kami ng Bible study ng conference. So tatlo po kami noon. Sabi niya, every Thursday mag-Bible study tayo. Actually, sabi lang, mag-meet lang tayo. Tapos every Thursday, merong magde-devotion naka-sign. Yan. So parang, yun po, isang blessing na magkaroon ulit ng fellowship. Kasi siya po yung, kung di dahil sa buhay niya, hindi po ako madadala sa church. So, siguro, save naman na po ako. Pero kung hindi po siya nagpagamit, baka nasa ibang simbahan po ako na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So sa lahat po sa buhay niya na nagpagamit, tapos nadala po yan. Kaya, and then, meron ding Bible study every monthly pala yan. Every third Thursday ng month. So magkakaroon kami. Kasi nasa ibang bansa na po siya. Yun. So yun po. Salamat po sa Panginoon at merong word of God na pwede po naming pag-usapan, no, na nabibless ka rin sa
mga testimonies po niya. So yun po yung pinagpapasa ko sa Parnon, yun po ay, kumbaga, kung ano makita niyo po, technology. No, kung talagang magagamit lang naman po sa tama ang technology, ay ito po ay maaaring maging kaluwalhatian po sa harap ng Panginoon. So yun lang po, to God be the glory. Eh po, sino po ang gusto po pong mag-share ng kanilang papasalamat? Meron pa po ba? Ah, sige po. Okay. Okay po. Ah, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ako po yung nagpapasalamat po sa Panginoon. This week, sa, nung Wednesday po, answered prayer po, ako po yung answered prayer po sa akin, nasharan ko po yung tito ko po sa Bisaya. Ang answered prayer po doon, yung prayer ko po na masharan ko po yung mga relatives ko, masave po. At salamat po sa Panginoon na yung tito ko po na yun sa Bisaya, ayun po yung tawag po neto. Ayun ay din po sa, laki rin po sa Catholic Church na lagi niyang sinasharan ko po siya ng gospel, basta tumulong ka lang sa kapwa mo. Pero salamat sa Panginoon yung mindset niya na gano'n, napalitan po nung binahagi ko po yung salita po ng Diyos. At salamat po sa Panginoon, siya po ay tumanggap po ay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ganon din po yung dalawa niya pong anak, yung aking pong pinsan. At ang prayer ko pa po yung nung asawa niya po, si Tita Myla. At salamat sa Panginoon na patuloy siyang tumutugon sa panalangin, higit po sa lahat sa salvation po ng kaluluwa. Ayun lang po at lahat ng papuray sa Panginoon. Ang ipapatotoo ko lang po, kasi po, nung Monday po, 2 PM po yun, dun sa company namin, nag-fire alarm po. Ay di lahat kami naglabasan ng mga building. Tapos siguro mga 400 to 500 plus po kami nandun. Tapos po, habang nandun kami, sa labas, ay di mainit po. Sabi ng mga katrabaho ko, mainit daw, masakit sa ulo, masakit sa balat. Tapos habang nakatingin po ako sa karamihan, sabi po sa akin ng Panginoon na kailangan ko po mag-share ng salvation. Kasi paano po ko yung init na nakakanasan po nila ngayon, nung nandun kami sa labas, nung time na yon, eh wala pa po yun sa init kung yung kaluluwa po nila eh mapapahamak. Yun po. Tapos, nundi, mga 20 minutes po kaming nasa labas noon. Pagpasok namin sa loob, pagkatapos ng break time, nag-umpisa na po agad ako. Yung si ate, yung siniran ko, nag-thank you siya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, alam mo naman Tina, dito sa trabaho natin, kahit Sunday may pasok, kaya wala nang time para makapagsimba. Sabi nga noon, salamat ha, kasi ang bait mo. Sabi ko, ate, hindi po ako mabait. Ang mabait po ang Panginoon. Biyaya lamang ng Panginoon kung bakit ako na nakakapag-share sa inyo po. Tapos, nung time na yon, biyaya din po ng Panginoon, kahit busy po ako dun sa ginagawa ko, dun sa trabaho. Sa isang araw, tatlo, dalawa. Kaya salamat po dahil sa nalakasan na binibigay ng Panginoon, kahit po yung mga janitress, yung mga shuttle driver, tapos yung mga lady guard. Yun, hindi ko man po sila ma-share ng salvation, binibigyan ko po ng trucks. Kahit nga po yung mga dun, pag-uwi po ako, pag-uuwi na po ako sa, taka-out na po ako, pag may pagkakataon po akong bigyan ng tracks, inaabutan ko, tapos sabihin ko, babasahin yun, huwag babaliwalain, kasi importante yun. Tapos kanina, bago po ako pumunta dito, dalawa, na-sharean ko po ng salvation. Tapos, salamat po sa Panginoon kasi dapat hindi ako abot ngayon, nasa jeep pa sana ako ngayon, eh sinundo po ako ni Ma'am Alpa. Tapos, napapansin ko po na lagi ko pong nakakausang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, sa pag-pray, at kahit nga po minsan, pag maglalakad ako papuntang trabaho, na nandun yung pangungusap sa akin ng Panginoon.
minsan nga po natanong ko ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bakit sa dami ng pagsubok na pagdadaanan ko, yun pa. Pero sabi sa akin ng Panginoon, kasi magiging pag-asa ka ng iba. Sabi ganun, na sa akin nagmumula. Tapos, pasama naman po sa prayer na sa susunod na enrollment sa chapter, makapag-enroll na po ako. Kasi importante po yun. Maraming salamat po, to God be the glory. Amen. Okay, so yung gusto po magpasalamat, bukas na lang po ng hapon. Okay? So palista na lang po sa... Pwede niyo po sabihin sa akin para po makapapain number. Okay po, sige po. So ngayon po tayo po ay makapakinig ng inihandang bilang bago po ang pagtuturo po ng salita ng Diyos.
Amen. Tayo po ba'y masaya ngayong hapon? Yeah. Amen. Tayo po tayong lahat at basahin po natin ang salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Romans chapter 3. Romans chapter 3 verses 9 hanggang 26. Romans chapter 3 verses 9 hanggang 26. Ipo, gawin po nating sagot ang pagbasa. Pagdating po sa verse number 26 ay sabay-sabay po tayong lahat. Verse number 9. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Their throat is an open sepulcher. With their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips. Their feet are swift to shed blood. And the way of peace have they not known. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. For all have sinned and come short of the glory of God. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Ang ating pong memory verse ay sa Book of Ezekiel, chapter 28. And verse number 15. Ezekiel chapter 28 and verse number 15. Sige po, basahin po natin ng malakas, sabay-sabay, verse 15. Ready? Read. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. Ang papatuloy po natin ang ating pong pag-aaral regarding our lesson on the doctrine of the depravity of man. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Muli po aming dakilang Diyos, sa hapong pong ito kami po ay patuloy na nagpapasalamat. Salamat po Panginoon sa aming masayang awitan, sa mga patutuo po ng mga kapatid. Salamat po Panginoon sa awiting inihandog po sa inyo. At lalo't higit, Panginoon, salamat po una po sa salita niyo po na aming binasa. Gayun din po sa oras at pagkakataon ay pagkakaloob niyo po sa amin ngayong hapon na kami po ay mag-aaral muli ng inyong banal na salita. Patuloy po, Ama, dumadalangin po kami ng inyong patuloy na kapatawaran sa aming pong kasalanan at pagkukulang. Patuloy po, Ama, dalangin po namin ang inyong patuloy na paglinis sa karumihan po na nakikita niyo po sa aming mga puso. Dalangin po namin, Banal na Espiritu, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Buksan niyo pong aming pangunawa. Baguhin niyo po ang aming buhay. At patibayin niyo pong aming pananampalataya. Kayo po ang patuloy na mataas sa aming kalagitnaan. Salamat pong muli sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. Pwede na po tayong lahat magsiupo. The doctrine of depravity of man should indeed be carefully studied and considered. Napakahalaga po nito, no? Doctrine of depravity. Kasi nga po, it may lead to the thoughts of the Calvinist.
Kaya nga bilang simbahan po ng Panginoon, bilang mananampalataya, we must believe only that which is espoused by the very word of God. Kaya nga, ano po ba yung thoughts of the Calvinists? Yung ating pong lesson last week. Ang kanila pong doctrine on total depravity, it conjures an image of men behaving as insane killer or the like. This theology sees men as totally sinful to the extent that he cannot even respond to the gospel. Man to them is brute-like. So yan po ang thoughts of the Calvinists. No? Kaya nga, yung ating pong term na ginamit last week is not depravity, because depravity is not the very exact word in the Bible, but the word corruption, its meaning. Kaya nga mahalaga po ito, no? Kasi nga po, as espoused in the very word of God, yun po ang ating tinatanggap at sinasampalatayanan. Kaya nga po yung Calvinistic view, tandaan po natin, before Calvin, in the 15th century, meron na pong Baptist church throughout the centuries. From Anabaptist in the 15th century, idinrap yung Ana, naging Baptist church. Si Calvin po is a Protestant reformer. Kaya nga, why adopt and embrace the teaching of Calvin? He's not even a Baptist. Ang sabi sa Ephesians 4:11, and he gave some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints. Kaya nga napakahalaga po nito. Though the word deprave or depravity is not in the Bible, that's not the exact word, but we learned its meaning is clearly seen from the word corruption. Kaya nga, nung last week po, review natin, ano? Corruption means the state of man in the eyes of a holy and unchanging God. Being a corrupt being, all men lack original righteousness, and that all men have bias toward evil. No? Kaya nga ngayon po, ang pag-aaralan po natin, itutuloy natin ang ating pag-aaral regarding the depravity of man. Depravity of man is in the very word when God said dun sa Romans 3 verse 23. Ano pong sabi ng Romans 3:23? For all have sinned and come short of the glory of God. So another Bible word for depravity is sinner. Sinner. Kaya nga, we will use sinner sa ating pag-aaral for depravity. Kaya nga, makita po natin, God made everything good in the original creation. Kaya nga doon sa Genesis chapter 1, ang sabi doon sa huling verse, God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Kaya nga napakahalaga po nito, ano? Una, from the original creation, ano, in the book of the beginnings, sa Bible po, moral beings were without sin were created. Moral beings were without sin were created. Moral beings, ano ba ang nilikha ng Diyos na moral beings? Una, anghel. Pangalawa, tao. Yung ating pong binasa kanina, sa Ezekiel chapter 28, verse 15, balikan po natin. Ang sabi ng Bible, thou was perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. Kaya nga, thou was perfect, ano? In thy ways from the day that thou has created. Kaya nga, moral beings were without sin when created. So, ibig sabihin, sin is not eternal. Meron po yung simula. Hindi katulad ng maling katuruan ng mga Gnostics na sinasabi nila, there are two eternal principles, good and evil. Tanda mo na, sin is not eternal. Ayon doon sa ating memory verse, thou was perfect in thy ways from the day that thou was created. Moral being was created without sin when they were
created. Pangalawa, sin was not created by God. Hindi po kinreate ng Panginoon ang kasalanan. Kaya nga, God created everything good. He is not the author of sin. Mula doon sa ating memory verse, makita po natin yung katotohanan yan. Pangatlo, sin was not the necessary result of finiteness. Sin was not the necessary result of finiteness. Kasi nga, nung nilikha ng Diyos ang tao, moral beings was without sin. Ngayon, pag sinabing finite being, mayroong limitation. Hindi tayo omniscient. Yung knowledge natin, yung understanding natin, meron tayong limitation. We are finite beings. Kaya nga, infinity belongs only to God. Only God is infinite. Kaya nga, mahalaga po ito. Moral beings were created good, but not immutably and independently good. Oo nga, walang kasalanan ng likha. Pero tandaan po natin, they were created good, but not immutable and independently good. Only God is immutable. Only God is independent. Kaya nga, yung moral beings na nilikha ng Diyos, ang tao na nilikha ng Diyos, must be dependent upon God in everything, including being good. Kaya nga, mahalaga po ito, no? Na atin pong makita, dahil doon sa atin pong memory verse, ang sabi ng salita ng Diyos, Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. Ngayon po, sin had its origin in the principle of negation. Sin had its origin in the principle of negation. Kaya nga, makita po natin na since ang moral beings po ay finite beings, meron silang free will. They chose otherwise. Ang sabi ng Panginoon, of every tree of the garden, thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Sabi ng Panginoon, thou shalt not eat of it. Pero pinili ng tao na kainin. So, naandun yung principle of negation. Kaya pumasok ang kasalanan sa nilikha ng Panginoong Diyos, sa buhay ng moral beings na nilikha ng Diyos. Kaya nga makita po natin, even doon sa ating memory verse, sin originated among the angels. Ang tinutukoy po dito sa ating verse ay doon sa verse 14, ano? Thou art the anointed cherub that covereth. Pero tumutukoy din ito sa Prince of Tyre. Kaya nga ito yung itinuro sa amin ni Professor Chai doon sa aming hermeneutics, the law of double mention. Sorry, saan mo kinuha yung subject na hermeneutics sa baptismen po? Natapos ko po yan. Double mention, ano, the law of double mention. Kaya mahalaga po ito. Kaya nga, ipinanganak po ang kasalanan. Nung araw na sabihin ni Lucifer, doon sa Isaiah chapter 14, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yan po, nagsimula ang kasalanan. Ano? It's originated among the angels. Kaya makita po natin, doon sa, even in Ezekiel, doon sa buong chapter, Lucifer sought independence
and equality with God. Kaya yung sinabi niya yung mga I wills niyan, ano? Makita niya natin na andun yung kasalanan to be independent from the will of God. Meron siya sariling will, the against or opposed the will of God. Na andoon yung kasalanan to be equal with God. I will be like the most high. Kaya dyan po nagsimula ang kasalanan at yan din po ang ginamit ng kaaway na bitag doon sa tao to turn man against his maker. No? Ganun din. Nakita natin yung dalawang bagay na yun. Ano? To be independent from the will of God. Ang will ng Panginoon, thou shall not eat of it. Huwag niyong kainin. Pero yung will ng tao, kinain niya. Kaya nga, to be independent from the will of God and to be sought equality with God. Dahil ang sabi ng kaaway, ye shall be as gods. Kapag dinisobey mo ang Panginoon, ye shall be as God. No? Kaya nga makita po natin yung ating memory verse, balikan natin. No? Basahin uli natin ng malakas at sabay-sabay. Ezekiel 28 verse 15. Ready? Read. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. Maikli lang, ano, mabilis sa uluin. Okay, sige nga. Yung first part muna, hanggang created. Thou was perfect. Ready? Recite. Ayan, sumobra na. Magaling yun. Oh. Created lang. Sige. Buong verse na. Sige, recite natin. Thou was perfect. Ready? Recite. Thou was perfect in thy ways the day that thou was created till iniquity was found in thee. Ayan, bilis lang ano. Dagdagan natin. Ezekiel chapter 28. Ready? Recite. Amen. Sige. Tingnan natin ang ating memory, ano? Sige, lahat ng young people muna, ano? Ayan. Young people hanggang sa graders, ah, mga young people. Sige, tayo kayo. Oo, yung mga graders, high schooler, college, lahat single working. Sige, pakinggan natin ang mga young people. Sige. Ezekiel, ready, recite. Amen. Lakas ha. Salamat po. Yan ang maganda. Ano? Tayo naman po, mga adult, tayo po tayong lahat. Recite natin. Ano? Sige po. Ezekiel, ready? Recite. Amen. Salamat po. So, depravity. Another word for depravity na makikita natin sa salita ng Diyos is sinner. No? Kaya nga, yung ang unang kasalanan, ano, kailan nagsimula ang kasalanan sa humankind? Doon sa kasalanan ni Adan. No? Kaya nga may nagtanong dati, ano, ilang kasalanan para ang tao tawaging sinner? Isa lamang po. No? Isa lamang pong kasalanan. Sabi nga ni Dr. Ed dati, sige, ilang bangko kailangan mong hold upin para tawagin kang bank robber? Isa lang, sapat na. Kaya ang tao, ano, from the first sin of Adam hanggang sa mga sumunod na generation, ay we are called sinner. At ito yung isang katotohanan na maraming tao ang hindi matanggap na sila ay sinner. Kaya nga, during soul winning, yung Romans 3:23, ano, sa kailangan nilang tanggapin yung sinabi ng Panginoon, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabi ko nga, pag hindi nyo tinanggap na kayo makasalanan, hindi nyo kailangan ng tagapagligtas. Kaya nga mahalaga po ito. Sabi ng Bible ng Panginoong Jesus, for I
come not to call the righteous but sinners to repentance. Kaya nga, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Christ Jesus came into the world to save sinners. Kaya nga, napakahalaga po na pag-aralan po natin mula sa salita ng Diyos. Number one, let each of us continue steadfastly in our faith on the truth that man is by nature weak and vulnerable to sin. Man by nature is weak and vulnerable to sin. Makita po natin yan doon sa atin pong text. Sa verse number 12, ang sabi po ng salita ng Diyos, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Kaya nga, they are all gone of the way. Sa verse 13, their throat is an open sepulcher. Verse 15, their feet are swift to shed blood. Kaya nga, in the creation of a finite personality endowed with freedom of will, there is necessarily the possibility of making a wrong and sinful choice. Sinabi natin kanina, napag-aralan natin kanina, na ang moral beings nilikha ng Diyos na finite, no? Finite moral beings. Meron tayong freedom of will. Katulad natin ang angels, moral beings, no? Kaya nga, tinan niyo po, nag-originate ang kasalanan among the angels. At maraming sumunod kay Lucifer, ano? Kung babasahin natin ang salita ng Diyos, maraming sumunod ng anghel. May freedom of will. Pero hindi lahat ng anghel sumunod kay Lucifer. Kaya nga, ganun din sa tao, makita natin. Because man is created by God, finite personality, meron tayong freedom of will. There is necessarily the possibility of making a wrong and sinful choice. No? Kaya nga doon sa Garden of Eden, yung unang tao, pwede silang sumunod or to disobey God. Pwede silang hindi kumain at pwede rin naman nilang kainin yung ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. Ha? Kaya nga, makita po natin, but man chose to disobey God. Kaya nga, mahalaga po ito, no? Kasi nga po, man by nature is weak and vulnerable to sin. Kaya nga, pag sinabing power of sin, kailangan po nating maunawaan, una, by looking closely and how it entered into the human race. Paano ba pumasok ang kasalanan, yung kapangyarihan ng kasalanan sa sangkatauhan? Una, through deception. Buksan niyo po, 1 Timothy chapter 2 and verse number 14. No? Paano ba pumasok ang kasalanan? 1 Timothy chapter 2 and verse number 14. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. No? Kung babasahin natin yung book of Genesis, matapos kumain ni Eve, he gave also unto her husband. At ang sabi ng Bible, he did it. Eve did it. Adam did it. No? Kaya nga, no matter how sharp and perfect when he was first created, man succumbed to deception. Sino nagpangalan ng lahat ng hayop? Si Adam. No? But he succumbed to the deception of the serpent. No? Kaya nga, nandun kasi yung freedom of will. No? Freedom of will. He used it to choose to believe the lies of the serpent. He used it to, dahil doon, he was deceived. He believed the lies, he was deceived, and transgressed the commandment of God. Ano nangyari? Through man's disobedience, ang sabi sa Romans 5 verse 14,
death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Through one man's disobedience, death reigned. Kaya nga, makita po natin, ganito pumasok ang kasalanan. Una, through deception. Pangalawa, through man's disobedience. Pangatlo, through serpent's enticement. Kaya nga doon sa Genesis chapter 3, verses 1 to 5, makita po natin how the devil led the woman to doubt God's command. Yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Nagcast na siya ng doubt doon sa sinabi ng Panginoon. Di naman yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya nga, ano naging resulta? The woman, the serpent made the woman think of things she was not even sure. Kaya nga, through serpent enticement. Yun sa verse 3, nung Genesis chapter 3. Nag-isip na nga tuloy yung woman ng mga bagay na hindi siya sigurado. Ano ang sagot niya doon sa serpent? But of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden. Di naman sinabi ng Panginoon yun. Midst of the garden. God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it. Hindi yun sinabi ng Panginoon. Lest ye die. Hindi rin yun ang sinabi ng Panginoon. Nagsabi siya ng mga bagay na hindi siya sigurado. Lest ye die. Ang sabi ng Panginoon, ye shall surely die. Doon sa verse number 6, ano ang sabi ng salita ng Diyos? And when the woman saw that the tree was good for food. Paano niya na nasabing good for food? By looking. She was not even sure. And a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof and did it. Nag-isip na tuloy. Through serpent enticement, yung babae, the woman, of the things she was not even sure. Kaya nga yung pagiging wise is through the word of God. Kaya nga through Satan's malignity. Sabi sa 2 Corinthians 11 verse 3, but I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. So, ganyan pumasok ang kasalanan. Kaya nga, from the fall of man, sin therefore ruled over humanity. Ano ang sabi sa Romans 5, verse number 12? Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Kaya nga, from one man, when Adam fall in sin, sin ruled over humanity. Kaya nga, there are two ways sin can pass from one to another. Una, by example. Pangalawa, by partaking. Ganyan na ipapase. Ang kasalanan from one person to another, by example and by partaking. Yung by example, ang halimbawa po natin, yung life ni Jeroboam, ang sabi ng Bible, who caused Israel to sin. By example. Who caused Israel to sin. Kaya nga, pagpatuloy natin babasahin, laging sin of Jeroboam, doon sa mga hari ng Israel. Kaya nga, pangalawa, by partaking. Ang sabi sa Romans 5 verse 19, sin came by Adam as righteousness come by Christ. Partaking. Kaya nga, makita po natin, sin came by Adam. We are partaker through Adam. But righteousness comes by Christ. Ngayon, ganito po yan. We do not become righteous by following Christ as an example.
we become righteous by partaking Christ's righteousness. Yung Bible study ko nga nung last Tuesday, doon sa Matthew chapter 7, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Say, Lord, have we not prophesied in thy name? Sabi ko, ano po yung pangangaral ng salita ng Diyos? Masama po ba yun? Hindi, sabi lang. Have we not cast out devils through thy name? Masama po ba yun? Hindi rin. No. Have we not done many wonderful works in thy name? Ano? Masama po ba yun? Hindi. Pero ano sabi ng Panginoon? I never knew you, ye that work iniquity. Kaya nga, bakit po? Ano? Ang sabi ng Panginoon, I know them. Ano? Yung mga, those that belong to Jesus, yung lahat ng tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas, I know them, and I give unto them eternal life. No? The Lord knoweth them that are His. Kahit gawin mo, yung lahat ng kabutihang nakasulat sa Bible, kung unsaved ka, ang sasabihin ng Panginoon, I never knew you. No? Kaya nga, we do not become righteous by following Christ's example, but by partaking of His righteousness. Ano sabi sa 1 Corinthians 1:30? But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. No? So, pangalawa, Adam was the head of the human race. No? Pag sinabing head of the human race, dalawa po yan. Ang headship po is both natural and federal. Pag sinabi pong natural headship, it is through the principle of generation. No? The like begets like. Ano? Kaya nga, from Adam hanggang sa atin, yung mga susunod na descendants, lahat ng galing kay Adam through the principle of generation. That is natural. Yung federal is by divine appointment. Pag-aralan natin kung ano yung kaibahan ng natural at ng federal. So, pag sinabing natural, si Adam ang unang tao na nilikha ng Panginoon. Adam was the father and head of the whole human race. Lahat tayo galing kay Adam. No? Kaya nga nung na-develop yung DNA testing, sabi ng mga doktor, through DNA testing, nakita nila, aba, iisa ang pinanggalingan ng lahat ng tao. Kay puti, kay kayumanggi o itim. Iisa. No? Huli na sila sa balita, hindi nagbabasa ng Genesis. Adam was the father and head of the whole human race. No? Since he is the father of the whole human race, we inherited his moral depravity and physical weakness. Kaya nga, his nature was imparted to all his posterity. Lahat ng galing kay Adan, ano, na-impart sa atin yung nature niya after the fall. Kaya ngayon naman tinatawag na federal headship. Adam was appointed by God to represent the whole human race. Appointed. Ikaw magre-represent sa the whole human race. Kaya nga, he was acting for the whole race and what he did was charged to all his descendants. No? Kung anong gagawin niya, it will be charged to all his descendants. That is by God's appointment. Kaya nga, through Adam's sin was imputed to all his posterity because he is our representative, federal representative. Kaya nga, lahat, ano? Lahat, the whole human race, kasama ang sanggol na nasa sinapupunan, no? Hanggang ipanganak. Ano? Ang buhay ng tao, hindi pa nagsisimula kapag ipinanganak na. Ang buhay ng tao, nagsisimula sa sinapupunan ng nanay. Ano? Kaya nga, since he is the federal head of the whole human race, yung kanyang kasalanan na impute sa ating lahat, lahat ng tao, kasama ang mga bata sa sinapupunan ng kanilang mga magulang. Kaya nga, makita po natin, infants die because of Adam's sin.
Dahil makita natin, ang bata, yun mo, ang babies or infants, since they have not seen personally. Kasi nga, may batang namamatay sa sinapupunan. May bata rin naman namamatay matapos ipanganak. No? Iba't ibang lugar, may 1 month old hanggang 1 taon. Iba't ibang edad. No? Ngayon, they have not sinned personally. Romans 5 verse 14. Since infants have the guilt of Adam imputed to them because he is our federal head. Without their knowledge and consent, baby nga, infant nga eh, nasa sinapupunan o pinanganak, na-impute sa kanila, ano? They have the guilt of Adam imputed to them without their knowledge and consent. Ngayon, pag namatay ang infant sa sinapupunan or upon delivery or matapos ipanganak, paano sila pupunta sa langit? Ito, babies go to heaven not on the grounds of innocence. Hindi po sila pupunta sa langit on the grounds of innocence, but on the ground of the blood of Christ. Bakit? Si Adam pa rin ang federal head nila. Meron silang guilt of Adam imputed to them. Kaya kailangan, bago makapasok sa langit, not on the grounds of innocence, hindi naman sila nagkasala personally, but on the grounds of the blood of Christ. It is on the ground of the death of Christ for them. Kaya nga, the Holy Spirit prepares their nature, which is sinful, for the enjoyment of heaven. Kaya, mahalaga ito. There will be nobody in heaven except those redeemed by the blood of Christ. Because Adam is our federal head and natural head. Kaya nga mahalaga ito na lagi natin naririnig, ano? Lalo na sa mga bata. Hindi ko mo save yung magulang mo, save ka na rin. Ang kaligtasan po, personal and individual. Ano? Kaya nga hindi, ang tatay ko naman i-save, save na rin ako. Ano? Hindi po ganun. Ano? Kaya number 2, let each of us continue steadfastly in our faith on the truth that by virtue of the fall of the first Adam, man's conception of sin has been flawed. Kaya nga doon sa verse 11 ng ating text, there is none that understandeth. Ano? Man's misconception of sin has led him to destruction. Yung misconception, ano, of sin by virtue of the fall of the first Adam. Kaya nga, ang kasalanan po, dapat po nating tingnan at i-define according to the Word of God. Kasi po, iba po ang yung misconception ng tao patungkol sa kasalanan. No? Tingnan niyo po, paano tinitingnan ng Diyos at i-define ng Diyos ang kasalanan? Sin is the transgression of the law. Pag sinabing sin, for whatsoever is not of faith is sin. All unrighteousness is sin. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. James chapter 2, verse 14. Pero tinan niyo po ang misconception ng tao about sin. They define sin in this way. Ang sabi nila, there is no such thing as sin. According to scientific and medical terms, tinatawag lang nilang traumatic experience. Sinasabi, hindi, psychological complexes lang yan. Hindi, ang sin is dancing of DNA. Yan yung mga sophisticated terms. Ang sin po ay personal preference. According to them, mali po yun. Nasa sa tao yan kung i-consider niya yung sin o hindi. Tignan niyo ang misconception, ano? About sin has been flawed since the fall of man. Tignan niyo po, tinitingnan ng marami ang kasalanan. Tignan niyo po yung kasalanan ng paglalasing. Tinatawag lang nilang social drinking. Hindi kasalanan. Tignan niyo po yung sin of adultery. Anong tawag nila? Extracurricular activities. Tignan niyo po yung sin of gambling sa kanila. Hindi yan sin. Recreation yan. Amusement. Ano yung sin of fornication para sa kanila? Frailties of man and woman.
Kaya nga, no matter how man sees and defines sin, sin is sin and God hates sin. No? Kaya nga, mahalaga po yung maunawaan po natin, according to the Word of God, man's conception of sin has been flawed. Tandaan po natin, sabi ng salita ng Diyos, sin is addictive. One is never enough. One sin lead to the strings of sin. No? Kaya nga ano sabi ng Panginoon, whosoever committed sin is a servant of sin. Alipin ng kasalanan. Kaya nga sabi sa Proverbs 14 verse 9, fools make a mock at sin. Kaya nga sabi ng ating ano, by virtue of the fall of the first Adam, man's conception of sin has been flawed. Tingnan niyo po ang conception ng tao ngayon patungkol sa kasalanan. Isang beses lang naman. Pagkatapos nito, hindi na. Ganun ang pandaraya, ang misconception nila sa kasalanan. Lahat ng makita natin na andun sa drug rehabilitation, nagsimula sa isang beses. Lahat yung maglalasing, nagsimula sa tikim at isang beses. No? Isang beses lang naman. Tikim lang naman. Curiosity ba? Experience lang. Minimal, wala naman, hindi naman yan harmless. Harmless naman yan. Hindi yung misconception nila sa kasalanan. Yung iba naman sinasabi, kaya ko naman kontrolin ang kasalanan. No? Sabi ng iba, kaya ko takasan ang consequence ng kasalanan. Yung iba sinasabi, hindi, ang kasalanan, alipin ko lang. Hindi po ganun ang kasalanan. Ang kasalanan, umaalipin. Ang kasalanan, sabi ng Bible, is lumi. No? Pumapatay po yan. Ano? Kaya tinan niyo po, bilang mananampalataya, nahalaga po ang kasalanan ay makita natin kung paano tinitingnan ng Panginoong Diyos. God hates sin. Ano? At kung minsan, ang bunga ng kasalanan, lifetime. Meron ako narinig na patotoo ano, ng isang mananampalataya. Sabi niya sa akin, marami naman kami nakarinig. Sabi niya, hindi na ako magiging pastor. Sabi ka, bakit naman? Kasi nga, nung mananampalataya na ako, dalawang beses ako nag-asawa. Ang sabi sa Bible, for a bishop must be a husband of one wife. Tinan niyo yung resulta ng kasalanan niya. Lifetime. Hindi na siya magiging pastor, sabi niya. Ano? Kaya nga, there are two aspects of sin. Una, the guilt of some deed committed. The other is inherited corruption, inherent corruption. Kaya nga doon sa verse 19 ng ating text, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Dalawang aspeto ng kasalanan. By commission, you commit sin, and by inherent corruption, which is imputed to us. No? Kahit sa dalawang aspetong yon, we are all guilty before God. No? That every mouth may be stopped. No? Kaya nga, wala nang apila po yan. Hindi katulad sa korte, pwede ka mag-apila. We are all guilty before God. Wala na po yung pagmamalaki, ano? Na magmamalaki. Not of works, lest any man should boast. No? Wala na po yung paglilitis na kailangan. Yung sinasabi ng kautosan, all the world, guilty before God. No? Kaya nga, mahalaga po ito. And sin brought further condemnation to all humanity. Ibig sabihin, when you are condemned, you are liable to penalty. Ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Kaya nga, bilang mga ligtas, ano? Ang sabi ng salita ng Diyos, though we will not go to hell anymore, no, we will go to heaven, but we will reap what we sow. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kapag tayo ay sumuway sa Panginoong Diyos, papaluin tayo ng Panginoon, ayon sa Hebrews chapter 12. Pinapalo ng Diyos. God is scourged every son whom he receiveth. No? At ang matindi nun, we displease and grieve the Holy Spirit when we fell in sin.
Kaya nga, sabi sa book of Proverbs, whosoever confesseth and forsaketh them shall prosper. No? Kaya mahalaga po ito. Let each of us continue steadfastly in our faith on the truth of the one and only divine provision to overcome sin. One and only divine provision to overcome sin. Doon sa verse 20 nung ating text, ang sabi ng Bible, that no flesh should be justified by the deeds of the law. No? Kaya nga makita po natin yung law. Ano? Tinuro na po yan sa atin, ng ating pastor. Yung law, hindi lang po yung Ten Commandments. Pag sinabing law, yung salita ng Panginoon. No? Kaya nga, makita po natin, the law, sabi ng Bible, the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Kaya nga, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Kaya mahalaga po ito, without the law, sabi ng Bible, sin is dead. There shall no flesh be justified by the deeds of the law. Bakit ano sabi sa James chapter 2 verse 10? If any man will keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. No? Kaya nga, makita po natin, there is no salvation by sinless perfection. There is no salvation by sinless perfection. No? Yung nakausap ko mong pastor ng Pentecostal na nagtuturo ng maling katuruan na nawawala ang kaligtasan. Matapos kang manampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesucristo, yung kaligtasan mo maring mawala kapag ikaw ay nagkasala. Sabi ko sa kanya, Pastor, pwede po ba kayong magbigay ng isang araw mula nung kayo ay tumanggap? Isang araw lang, yung petsa, na hindi kayo nagkasala, natulala siya. Wala siyang maibigay sa akin na isang araw na hindi siya nagkasala. If we say that we have that sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ano ang sabi sa Ecclesiastes 7, verse number 20? There is no salvation in sinless perfection. For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. No? Kaya nga, the only divine provision ano, to overcome sin. Ang sabi doon sa verse 22 ng ating pong text, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. No? Kaya nga, the only provision to stop the power of sin is our faith on the Lord and Savior Jesus Christ. That is the only divine provision. Kaya nga doon sa Matthew 1:21, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ibig sabihin, from the power of sin. Kaya nga sa salita ng Panginoong Diyos, makita po natin yung biyaya ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon. In Christ Jesus our Lord, before God we are sanctified. In Christ Jesus our Lord, we are justified. In Christ Jesus our Lord, we are righteous. Sabi nga ni Apostle Paul, and be found in Him, not having mine own righteousness, but the righteousness which is of faith of the Lord Jesus Christ. Kaya meron tayong awitin. Faultless, yung His robes for mine, ang sabi doon, faultless I stand with righteousness not mine. Imputed righteousness, yung katuwiran ng ating Panginoon. Dahil yung katuwiran po natin, maruming basahan. Kahit pagsamasamahin, ano? Kaya nga sabi sa Titus 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. No? Kaya nga, ang kasalanan which separate us from God is completely washed away by the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, yung dugo ng Panginoon, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Propitiation, naging pambayad upang mapawi o mawala ang galit o poot ng Diyos sa kasalanan. The blood, that is the only divine provision to overcome the power of sin. Kaya nga doon sa 1 Corinthians 15:45, buksan niyo po. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 45.
Anong sabi ng salita ng Diyos? So it is written, and so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Ano, doon sa verse 47, the first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. No? Ang Panginoong Jesus po ang tinutukoy na last Adam and the second man. Hindi po ito tumutukoy sa existence ng ating Panginoong Heso Kristo. But it refers to representation. Kaya nga, yung public representation, dalawa. Ano? The Adam of Eden and the Adam of Calvary. So, hindi po ito tumutukoy sa existence o yung tinatawag na personally or individually. Ano? Kung personally and individually, sino ang second man from Adam? Sino yung unang anak niya? Si Cain. Ano? Hindi tumutukoy yan doon. Ano? At tumutukoy po yan sa representation. Ayun, last Adam. Sino yung huling taong mabubuhay? Hindi natin alam ang pangalan. Ano? Yun ang, hindi yan tumutukoy doon. Tumutukoy po ito sa representation. Sa first Adam, ano, the Adam of Eden, and our Lord Jesus Christ, the Adam of Calvary. Ano? Kaya nga, since they are the head, ano, representative, dalawa. Ano? Kaya nga, tinan niyo po, yung gagawin nila, may impute doon sa kanilang posterity. Yung ginawa ni Adam na kasalanan, na-impute sa lahat ng descendants na nanggaling sa kanya. Lahat tayo. Walang exemption. Kaya nga, ganun din yung ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. 1 Corinthians 15:22. Napakaganda po. 1 Corinthians 15:22. For as in Adam, all die. Even so in Christ shall all be made alive. Kaya nga, doon sa Romans chapter 5, verse 19. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Romans chapter 5 and verse number 19. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Kaya nga, makita po natin, in Christ Jesus our Lord, ang sabi ng Bible, believers are accepted in the beloved. In Christ Jesus our Lord, ang sabi ng Bible, we are complete in Him. Kaya nga, ang sabi sa John chapter 3, verse 13. John chapter 3, verse 13. And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Kaya tinan niyo po, ang sabi ng Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang sabi ng salita ng Diyos, Christ Jesus came into the world to save sinners. Kaya nga, at the cross of Calvary, ang sabi ng Isaiah 53, the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. Nung sa awitin, napakaganda. When I could not come to where He was, He came to me. Pag-aralan po natin, ano, yung awitin. He came to me. Yung first verse po, tikladuhin natin, ano? The gulf that separated me from Christ my Lord, it was so vast the crossing I could never ford. From where I was to His domain, it seemed so far. I cried, dear Lord, I cannot come to where You are. He came to me.
He came to me. That's why He died on Calvary. When I could not come to where He was, He came to me. Okay, sige. Nahihirapan ako sa paglingon nyo. Tayo tayo. No? Pag kayo sumakit ang leeg, dadami pasyente ko. Punta kayo sa akin. Ha? Okay. First verse, ano, hanggang chorus, hanggang last verse. Madali lang. Ha? Amen. The gulf that separated me from Christ my Lord. It was so vast the crossing I could never ford. From where I was to His domain, it seemed so far. I cried, dear Lord, I cannot come to where You are. He came to me. He came to me. When I could not come to where He was, He came to me. That's why He died on Calvary. When I could not come to where He was, He came to me. He came to me when I was bound in chains of sin. He came to me when I possessed no hope within. He picked me up and drew me gently to His side, where today in His sweet love I now abide. He came to me. He came to me. When I could not come to where He was, He came to me. That's why He died on Calvary. When I could not come to where He was, He came to me. And all the people said, yeah! Amen. Ngayong gabi po, pasalamatan natin ang Panginoon. The gulf that separated me from Christ my Lord was so vast the crossing I could never ford. From where I was to His demand, it seemed so far. I cried, dear Lord, I cannot come to where You are. He came to me. He came to me. When I could not come to where He was,
He came to me. That's why he died on Calvary. When I could not come to where he was, he came to me. He came to me when I was bound in chains of sin. He came to me when I possessed no hope within. He picked me up and drew me gently to his side. Where today? Amen. Maraming salamat po sa Panginoon that even though we have the depravity of man, ang Panginoon pa rin ay nagpakababa para sa atin. Amen. At ngayon pong week ay salamat po sa Panginoon dahil meron po tayong 275 souls won. And then, nung Sunday, tsaka po nung Wednesday, ngayong linggo, nagkaroon po tayo ng 14 na bisita. Amen. At tapos po ron, 8 po sa kanila nagpabautismo. Amen. Then, nakapag-conduct din po tayo ng 30 Bible studies at 4 na good news class. Yun. So, patuloy po tayong gapanin ang Great Commission. Then, tomorrow, pag-pray po natin, we have invited 38 na guests. So, sana po, isama po natin sila sa ating prayer. Okay? Sige po tayong lahat. Tayo po ay magwakas sa panalangin. After po ng prayer, announcement lang po. Choir and orchestra, akit na po tayo agad. Okay? Sige lang po. Tayo po yung manalangin. Kilang Diyos, maraming salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at kami nga po ay nakakaroon po ng kagalakan ng kaligtasan. Maraming salamat po sa buhay na walang hagan na aming nga pong in-enjoy habang kami nga po yung nasa. Kaya po dalayan po namin, maibahagi po namin ang kaligtasan ito sa mga kaluluwa na ibinibigay niyo po sa amin sa po kami dalhin. Kaya dalayan din po namin, pagpalain niyo po ang aming napag-aaralan at ganoon din po sa aming pag-aaral sa araw ng bukas, sa Sunday School, ganoon po uwi sa mga teachers and understanding po sa mga students. At kayo rin po magdala ng mga bisita sa araw ng bukas, sa 38 na aming pong na-invite, dalayan po namin na sila nga po yung makasama. At dalayan po namin, wala pong maging hadlang sa aming pananambahan sa araw ng bukas. Ang mga members ay makarating po pa yun sa pananambahan simula po sa Sunday School at sa buong maghapon po na yung pananambahan. Pagpalain nyo nga po ang mga meetings and practices pa po ngayong gabi. Kayo pong patuloy na maitas at ganoon po sa araw ng bukas ay ang inyong salita na maihahayag. Pagpalain nyo nga po ang lalaking gagamitin nyo po mag-mangaral po. Yan po siya ng wisdom and strength. At maingatan nyo rin po kami sa aking pag-uwi ngayong hapon na ito at layo nyo po sa kapamakan. Kuminagito po yung karmen sa aking puso, dalayan po namin linisin nyo po ito. Ito po kami sa dalangin sa mata kami sa Panginoong Jesus. Amen. Ay sa ito, magandang gabi po sa ating lahat. Me from Christ my Lord. Was so vast the crossing I could never ford. From where I was to his demand, it seemed so far. I cried, dear Lord, I cannot come to where you are. Came to me, he came to me when I could not come to where he was. He came to me, that's why he died on Calvary. Come to where he was, he came to me. He came to me when I was bound in chains of sin. He came to me.
when I possessed no hope within. He picked me up and drew me gently to his side, where today in his sweet love I now abide. He came to me, he came to me, when I could not come to where he was, he came to me. That's why he died on Calvary. When I could not come to where he was, he came to me. That's why he died on Calvary. Could not come to where he was, he came to me, he came to me. Could not come to where he was, he came to me. That's why he died on Calvary. He came to me, he came to me when I was bound in chains of sin. He came
came to me when I possessed no hope within. Wala. Sure.